sa natitirang huling baraha ng Pilipinas. Magnifico, Mark Magsayo. Marahil ay napapatanong ka sa ngayon kung mahahawakan nga bang matibay ng WBC Featherweight Champion ang titulo. Kahit na ang makakaharap niya ay ang kinatatakutan noon under 122 pounds na ngayoy nasa radar na ng 126 pounds, Rey Vargas. Oong at matagal bago nakakuha ng championship title si Magsayo. Ngunit ang titulo nito ay kinuha sa pinakamahirap na estilo kontra Russell Jr. Marami nga ang nagsasabi na bakit hindi pa nito na-knock out ang kanyang katunggali gayong mayroon ng injury si Gary Russell Jr. Well mga kabrother, nangangahulugan lamang ito na sa tuwing bibigyan ng pagkakataong isecured ang kampiyonato ay mas pipiliin pa nitong maging sigurista sa laban sapagkat nababatid niyang minsan lang kakatok ang isang world title. Sa madaling sabi, ay umabot na sa napakataas na antas ng maturity level ang ating WBC champion. Counterpunch, speed, volume, power at puso. Yan ang taglay na susi niya sa labanan kontra Vargas. Ngunit ano naman kaya ang ipapakitang laro ng dating kinatatakutan ng 122 pounds division, Rey Vargas? Si Vargas ay isang uri ng boksingero na volume punch ang binibitawan. Malakas ang resistensya nito sapagkat easy to go lang sa kanya ang buong 12 rounds. Mahaba ang galamay at may puso din sa laban. Maaari nating masabi na may similarities ang laro nito kay Leo Santa Cruz. Ang kaibahan lamang ay marunong si Vargas mag-adjust sa mga power puncher na katulad ni Magsayo. Pero para sa akin ay may nakatago pang lihim na suntok ang ating kababayan, Mark Magnifico. Ito ang ating silipin sa mga nakaraang laban nito mula sa dumayong Thailander upang mabigyang hustisya ang sunod-sunod na pagkatalo na nalasap mula sa lahing Pinoy. Kaya naman tinutukan ito sa kanilang bansa via satellite upang masaksihan kung paano lupigin sana ng kanilang lahi ang Pinoy na sa bakbakang ito. Ating masisilayan ang posibleng maging susi ni Magsayo versus Vargas, ang pinakamalalim na suntok na pakakawalan ng WBC champion na halos magpalabas sa ring kontra Thailander, kung saan na-trauma ang kanilang bansa at hindi na kinalaban pa ang kasalukuyang hari. WBC champion Magnifico. Balikan po natin ang Magsayo versus Pontpitak bago man lang maganap ang Magsayo versus Vargas. Black trunks para sa Pinoy, white with gold naman para sa Thailand fighter. Puhos enerhiya agad ang sumambulat sa early round. Kapwa desidido agad ang dalawang boksingerong patumbahin ang isa't isa. Abangan po natin kung sino ang muntik tumilapon sa labas ng ring. Kasem turned pro in 2009, actually won in fight. Break up! See, Nabed the most of the look. In 9 rounds, he missed the left, he got caught with the hard left from Super Sam. Magandang kaliwa yun, ha? Si Kasem bobbing and wheeling well. Moving his head well. He caught Magsayo on the left of the opening round. Right hand by Magsayo. Oh, good right hand by handog ni Magnifico Mark Magsayo at Sukasem. Good ng Thailand and the Thai Sukasem. Grabe. Grabe yun. And apologetic guy ng Thai fighter. His hands, may laban talaga ito. Good Thailand, good right hook. Good right hand. Sinasabi ng iilan na walang accuracy ang laro ni Magsayo. Ngunit sa bakbakang ito, bagamat malikot ang kalaban, ay palaging nakakahanap ng pagkakataong maka-counterpunch si Magnifico. Isang patunay na kung tatama naman, ay masisiraan ng game plan ang kanyang katunggali na katulad nito. Good shots. He's in trouble now. He got caught. He's ready for the take. Another beautiful right and a right to the body. For Magnifico. Final 10 seconds. Magsayo, particularly good round. Is the music of our sphere. Another good left and a right. Hard right, there goes Magsayo. Good left-right combination. But Super Sam came back with overhand right. The fans want Magsayo to go after Super Sam. But he's a little smarter than that.
fighters. Good body shot by Magsayo. Magsayo looking for the finishing touch. He missed Wiley with the left. Wiley's caution for using his elbow. Hindi pa tinatiming ni Magsayo yung biglang pasok ng Thailander. Brian Daly with an uppercut. Magsayo, of course, unbeaten. Nine wins. Super simple. Right, Magsayo. Against Choi Chung. And that was a classic match at the Rizal Memorial. Unti-unti pang inulit-ulit ni Magsayo ang matalim na kanan o quick right hand. Pinagpapalit-palit ni Magnifico ang mabibilis na hook at uppercut. Sa oras na mabasa niya ang laro mo, ay pipili agad ito ng estilo kung patutulugin ka o puntos ang gagawing panalo. Pero, he's a fighter. Good right to the body by Magsayo. Left hook. He got him that time. Cracking right hand by Magsayo. Beautiful counter by Magsayo again. Magnificent counter. Looking left hand. Ilang beses ding pinakain ng kanan ang matapang na Thailander, ngunit hindi natinag. Kaya't inilabas ni Magsayo ang iba pang alas sa laban na quick body punch, sabay binira ng solidong kanan. Dahilan upang bumigay ang isip at katawan ng Thailander. Yung kaliwa niya, side of the body, side of the head, then a right. Beautiful left-right combination, head and body, huli. Si Sukasem, eto na. Magnifico Mark Magsayo on the attack. Kanina ay nabanggit natin na si Rey Vargas, kung maglaro sa ring ay kaya hanggang 12 rounds. Ito nga pala ang posibleng maging susi ni Magsayo upang sirain ang husay nitong kumuha sa puntos, ang saktan sa pamamagitan ng body punch. Abangan po natin ang pinagsama-samang panapos ni Mark Magnifico Magsayo. Ganito ginulat ni Magsayo ang bansang Thailand na nakasubaybay sa telebisyon. Pinalabas muna sa loob ng ring gamit ang kamao. Maraming salamat nga pala sa hindi nahiyang i-share ang video na ito sa mga nag-like at nagbigay ng stars. Maraming salamat at palagi ka sanang mag-ingat, kabrader!